Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. So, we will be reading our text this morning found in the book of Mark. Chapter 4, beginning verse 14 up to 20, and we will be reading King James Version. So, manatili po tayong nakatayo. Verse 14, the sower soweth the word. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. 15, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. 16. And these are they likewise which are sown into stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness. 17. And have no root in themselves, and so endure for a time. Afterward, when affliction and persecution arise for the word's sake, immediately they are offended. 18. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. 20. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, I know you are familiar with this parable. Ito yung tinatawag na the parable of the sower and the seed. Pero mas magandang sa ibang mga translation, the parable of the soil, different kinds of soil ang makikita natin dito. So, nagkaroon ng pagkikwento ang ating Panginoong Jesus tungkol sa parable na ito. At noong crowd ang kaharap ng ating Panginoong Jesus, nagsalita siya in parable. Nakukuha natin? Noong marami pang tao ang nasa harapan ni Jesus, hindi muna ito. Kasi dito sa verse 14, ang kaharap na ni Jesus dito ay mga disciples. Nakukuha natin? Pero, kung aatras tayo mula verse 1 hanggang 13 ng Mark chapter 4, ang kaharap muna ni Jesus ay crowd. Nakukuha po natin? Pero pag alis ng crowd, noong kaharap pala ni Jesus ang crowd, nagturo siya through a parable. So, hindi muna niya in-explain kung ano yung ibig sabihin ng parable na to. Pag alis ng crowd, nanatili ang mga disciples ni Jesus at saka in-explain ni Jesus ang ibig sabihin ng parable of the sower and the seed. What's the significance of that? Yung mga nananatili at talagang determinado na matutunan ang kalooban ng Lord,
They are willing to sacrifice their time. Sila ang makaka-receive ng revelation mula sa Diyos. Amen. Kagaya ng senaryo na to, nung umalis ang crowd at saka ni-reveal ng Lord, bakit ang crowd hindi makatagal? Nakukuha natin? Yung mga tao talagang kahit anong pag-share mo sa kanilang ng salita ng Diyos, parang hindi sila nakakatagal doon. That's why they don't receive the revelation that comes from God. Pero sa mga nagtatagal at nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, I assure you, God will not fail you. Amen. Hindi ka bibiguin ng Lord. He will give you the revelations that you need na hindi nalaman ng iba. Hello? So kung titingnan natin ito, mayroong sower. Sa 15, ito yung unang seed. Saan napunta yung unang seed? And these are they that they by the wayside. Pakisabi, wayside. Walang gilid. So, dahil nasa gilid lang, may dumating na ibon. At ang ibon na tinukoy, in-explain actually ng verse na yan, the fall of the air was referring to Satan. Anong ginawa ni Satan? He came immediately and took away the word that was sown in their hearts. Mabilis! Pakisabi, mabilis! Immediately. Anong nung to? Walad gilid. The seed there is the word of God. Nasa gilid lang. At dahil nasa gilid lang, mabilis niyang tinuka. Ganun ang ating kaaway. Alerto 24. Kukuha natin. Kaya kung yung ground natin ay kagaya nitong unang ground na to, baka naman, lagi tayong natutukaan ng salita ng Diyos. Lagi tayong nananakawan ng salita ng Diyos. Be careful. So, ang nangyari, walang bunga. Pagdating ng verse 16, ito yung isa pang klase ng soil na kinabagsakan ng buto. And these are they likewise which are sown on stony ground. Pakisabi, stony ground. Mabato. At dahil mabato, nung narinig nilang word, natuwa sila, pero hindi ito nagkaroon ng ugat. Kaya bang tumubo ng isang halaman na walang ugat? No. Walang root. Bakit walang root? Dahil may dumating na persecution, may dumating na affliction, at sila ay na-offend. So, ito yung mga matitigas ang puso, madaling ma-offend. Diba? Kaya may term tayo pang kasinan, anaw, supuso da. Konting correction, tampo agad. At dapat, kung matagal na tayong Kristiyano or kahit bago pa, pagdating sa salita ng Diyos, dapat nire-receive natin ito at hindi natin pinapatibkas ang ating puso. Yung pangatlong klase ng soil, sabi niya, These are they which are sown among thorns. Napunta naman sa isang matinik na lugar. At anong nangyari? Sumabay ang mga weeds, sumabay ang mga tinik na lumago kasabay ng halaman. And sa verse 19, and the cares of this world. Yung mga tinik na yon, yung mga weeds na yon, yung mga alalahanin pala sa buhay. Tumindi ang problema. Nakaka-relate ba tayo doon? Kung kailan ako na-born again at saka ako nagkaroon ng ganitong problema. Kung kailan ako na-born again at saka lumaki ang aking utang. Ganun eh. Kung kailan ako na-born again at saka dumami ang nag-persecute sa akin. That's biblical. Yung lumaki ang utang, mas lalo kang nagkulang. Pansamantala lang yan. Alam niyo, mamaya marirealize natin bakit nangyari ang mga ito sa mga tatlong seeds bago yung good ground. Tingnan natin. And dahil mayroong cares of this world, deceitfulness of riches, and the lust of other things, pumasok, entering in, they choke the word. Ito yung pumatay, or though hindi naman talaga pagdating sa salita ng Diyos, powerful yan, inalaw nila na mamatay or hindi mag-manifest ang word of God sa buhay nila. So, lugi sila. Nakuha natin? But in verse 20, these are they which are sown on good ground. Pakisabi, good ground. Praise God. Katapos nilang mapakinggan, hear, receive, and bring forth fruit, some 30-fold, 60, and 100, and 100-fold. Praise God. Ito ang pangarap ng Lord.
Bakit may pagtatanim na nangyayari ng salita ng Diyos? Pakisabi para mamunga. Church, look at this parable. Ano ang atake sa bawat klase ng ground na nabasa natin dyan? It's not the soil or the ground ang inaatake. Ano ang inaatake? The seed that is sown on the ground. Nakukuha natin? Tignan niyo yung unang ground. Look at this. Persecution sa 17. Look at this. Affliction and persecution ariseth. Bakit? For the word's sake. Eh kung walang word. Sa palagay niyo, kung walang word na naitanim, abay, baka naman hindi ganun katindi ang pagsubok. Tandaan natin to. Dahil may word, may pagsubok. Nakuha natin. For the word's sake. Amen. Tignan niyo yung, even noong dumating yung fowl of the air, referring to Satan, noong nakita niyang may word, at saka siya lumipad ng mabilisan para tukain ang word. Kung walang word, may tutukain ba siya? Pupunta ba siya doon sa ground? Hindi siya mag-aabala. Kaya papansin niyo, may mga walang pagkakilala sa Lord na parang easy-go-lucky ang kanilang buhay. Walang gaanong pagsubok, walang atake. Bakit? Anong aatakihin nila? Wala namang word. Hello? This is the truth. Whenever you receive a word, expect may atake. Amen. Dahil si Satan nang gagalaiti siya kapag nakaka-receive tayo ng seed. Dahil oras na hindi natin ito pinakawalan, hindi niya nanakaw, hindi niya nakuha, pwede itong mamunga at pwedeng makapagbigay sa'yo ng bagay na katatakutan niya. Amen! One of the things is power. The Word of God brings power. Amen! At takot si Satan sa salita ng Diyos. Ano yung pangatlo? Tingnan nyo, dahil mayroong cares of the world, this world, deceitfulness of riches, and lust of other things, anong ginawa ng tatlong ito? They choke the word. Ano ang tinrabaho nila? They choke the word. Church, tandaan po natin, kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, ang purpose ng kaaway is to get that word in our hearts para mabuhay tayo na parang walang Diyos. Nakukuha natin? So, napakahalaga ng word. Amen! Eh kung si Satan alam niya na kung gaano kahalaga ang word, di mas lalo dapat ang mga anak ng Diyos. Bakit niya pag-aaksayan ng panahon na tukain? Bakit siya maglalagay ng cares? Maglalagay siya ng persecution, ng affliction, ng mga lust, ng mga deceitfulness? Bakit siya mag-aaksayan ng panahon kung wala naman palang epekto ito sa kanya? Church, a Christian that is full of the Word of God is full of power. Amen. Every time nakikita ni Satan ang mga Kristiyanong punong-puno ng salita ng Diyos, nangangatog siya sa takot. Why? You know who you are. Amen. That Christian knew who he is. At yung last na klase ng ground ay good ground. And alam nyo, sino bang nagdi-determine para lumago yung seed? Is it the seed or the ground? Sino nagdi-determine? Ang seed, the word of God is the seed. Pare-pareho lang naman na nakakatanggap tayo ng pare-parehong word of God. So, ano ang nagdi-determine ng growth ng seed? It's the kind of ground. Amen! Anong klaseng ground mayroon tayo? Anong klaseng heart mayroon tayo? Tayo ba yung mayroong puso na madali lang nating pakawalan ang salita ng Diyos? Hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Baka doon tayo sa tatlo. Nawa doon tayo sa pang-apat. The good ground that every time we hear the word of God, hindi natin hinahayaang ito ay matuka, ito ay manakaw, ito ay machoke. Hello? Hindi natin hinahiyaan na ito ay mawala. Why?
because God's word assures so many things in our lives. Amen. Maraming pwedeng idulot ang salita ng Diyos sa buhay natin. And itong ating theme ay isang command na kailangang makita sa bawat Kristiyano. Our theme this morning is hold on to the word. Amen. Eh kung hindi natin gagawin ito, baka magaya natin yung tatlong ground na pabayaan nila na mawala ang buto. Hindi ito tumubo at hindi namunga. Sayang. Sayang. God has given us His Word so that it will serve as our manual para maranasan natin ang pinangako ng Lord, para maranasan natin ang Lord mismo, because in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God and His Word are one. Amen! Praise God! Nabanggit ito ni Pastor kanina, salamat sa Lord, binigyan niya tayo ng Word. Dahil hindi naman natin makita si Lord ng face to face, inassure ng Lord that He and His Word are one. That when we see His Word, as if we see Him. Amen! O diba, ang sarap. Hindi mo nakikita ng face to face ang Lord, pero sinabi niya na siya at ang kanyang salita ay iisa. Therefore, when you see the Word of God, you see Him. Praise God. So, ito yung mga character and symbols na nabanggit ko na rin, kaya dadaanan na lang natin to. Ito yung characters na nabanggit doon sa the sower and the seed. The sower refers God, the original sower, and dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo din ay kabahagi doon sa sowing of seeds or His people. Pangalawa is the soil. The soil is the heart of man. Ito yung puso. Ito yung nagdi-determine kung lalago ba yung seed or hindi lalago. And the seed is the Word of God. Everyone will be given the chance to hear the Word of God in our lives. And the fowls of the air is Satan. Tandaan po natin, interesado si Satan sa Word na nare-receive natin through hearing. Napaka-interesado siya doon. Bakit kaya nare-realize ba natin itong parable na to? Bakit ganun na lang? Bakit pag-aaksayahan ni Satan ng panahon na gawan ng paraan para manakaw ang Word sa puso ng tao? Bakit siya magbibigay ng kanyang best para manakaw ang Word sa heart ng tao? Mamaya malalaman natin ano ba ang purpose or ano ba ang benefits na mayroon sa Word of God. So what is the purpose of God being the sower? Ano ang purpose ng Lord? Kagaya ng nabanggit kanina, the sower is God Himself at tayo yung kanyang mga lingkod na kamanggagawa niya in sowing seeds. Hello? So the purpose is to sow seeds or God's word in the soil. Nabanggit na kanina, the soil is the heart of man in order to become fruitful and reap a harvest. Pakisabi, fruitful. E kung fruitful, anong purpose ng fruit? For a harvest. At kung mayroong harvest, sino ang makikinabang? Church, madalas nating sabihin, I am blessed. Pakisabi, I am blessed. O bakit ka ibi-bless? Hello? Kagaya ni Abraham, he was blessed. Mayroong harvest. Naging fruitful siya. Ano ang purpose? Bakit tayo nabibless? Hello? The purpose is so that we can also be a blessing to others. Amen. Maging blessing din tayo sa iba. Amen po? So, yun yung harvest. Church, dapat nakikita natin yung ating purpose. Kapag hindi natin nakikita yung purpose natin, that's the time, hindi na tayo nag-effort. Hindi na tayo gumagawa, hindi na tayo nagsasakripisyo in line to the will of God. Why? We don't know our purpose. So, remember, dahil
ang Panginoon gusto niya tayong lumago sa kanyang salita. Ito ngayon yung target ng kaaway. Satan's target is the word of God in our lives. Hello? Ang target talaga ng kaaway, i-choke ang word, tukain ng word. Hello? I-offend ka, kaya nananakaw niya yung word. May mga Kristiyanong napakadali pa rin ma-offend. Church, kung ganun yung ugali natin, we allow the enemy to steal the word from our hearts. Don't get offended. Ako yung taong hindi ako particular sa rights ko. Hindi ako magtatampo sa'yo kahit sabihan mo ako ng masasakit na salita kasi hindi ako particular sa rights ko. Nakukuha niyo? Ako yung taong hindi ako focus doon sa maririnig kong magandang bagay sa ibang tao. Enough na ang mag-comment ang Lord sa akin. Amen? Kahit sabihin niyong, napaka-supladita naman yan. Kahit sabihin nilang, grabe naman yan, mangirang-irastan. Hatanya, Pastor, aliliway ugali to. I will not get affected. Because it is not people's commendation that matters. It is God's commendation. At hindi ko kayo aawayin kahit nakarinig ako ng ganon, dahil maraming beses na akong nakarinig din ng ganon. Maraming beses na akong nakusahan. At hindi ko rin sila talaga inaway. Why? Hindi ako particular sa aking image sa tao. Si Lord na ang bahala. Hello? At kapag ganon tayo, we will not be easily get offended. Amen. Yung mga taong napaka-particular nila sa kanila, napaka-particular nila sa sasabihin ng iba sa kanila. Mayroon akong nadaanan lang sa Facebook na mayroon daw nagsabi sa kanya na umangit siya. Ay grabe, pinost na sa Facebook. Sabi nila, bakit ako? Bakit ganon? Tapos yung mga nag-react, nag-comment, maganda ka, inggit lang yan. Parang ang satisfaction nila yung comments ng tao. Eh, kung sinabi nilang pangit ka, iba ka naman sa tingin nila, pangit ka talaga. Then take it! At least sa Lord, maganda ka. Amen! Huwag nang mag-react, huwag nang ma-offend. Even Jesus was not offended. Amen! He was accused. Ang grabe yung accusation kay Jesus, yet he knew no sin. Sa totoo lang, siya ang may karapatang magdepensa ng kanyang sarili. Siya ang may karapatang magreklamo kasi wala siyang kasalanan ni isa. Tapos tayo, nagkakasala tayo, grabe tayo kung mag-react. Konting sabi lang na ganun-ganun, react to the max. Church, huwag masyadong particular sa sasabihin ng tao sa'yo. Kung totoo yun, take it. Kung hindi totoo, don't get offended. Amen! Pakisabi, it's not a big deal. Ganun lang talaga ang principle ko. It's not a big deal. Kahit may magparating sa akin, mayroon nga nagparating sa akin na inaalihan na daw ako ng demonyo. Tao ang nagsabi. Malibang ang Lord na ang nagsabi, anak, inaalihan ka na. Bilang ganun. Hindi naman mangyayari yun, ano? Kung tao ang nagsabi at alam mo yung heart mo sa Lord, don't get affected. Amen? Relax lang. Ang Lord ang mag-aayos niyan. Amen! Kaya huwag ma-offend. Kasi ginagamit ng kaaway yan para mawala ang salita ng Diyos at hindi mamunga sa buhay natin. Kaya lang natin, this is now the truth. Or why? Bakit target ni Satan ang Word of God? Why? Because Satan knows that if he can steal the Word of God in your heart, ano ang pwede niyang gawin pag nanakaw niya ang Word of God? He can ruin your life. Yes, this is true. Kaya niyang wasakin ang buhay ng isang taong hindi nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Alam niyo, if you have the Word of God, Satan cannot touch you. Amen! Hindi pagawa ang isang bagay malibang i-allow ng Lord. It's like Job. Inallow ng Lord. Or nangyari yun kay Job dahil inallow ng Lord. Pero mayroong pa ring limitation. Sabi ng Lord, wag mo siyang papatayin.
At yun ang hindi kayang gawin ni Satan kay Job. Bakit? Hanggang doon lang yung kaya niyang gawin. Hello? Kung inalaw ng Lord man yan, be faithful to God. Amen. Ulitin ko po, if Satan can steal the word in your heart, then he can ruin your life. Kaya ang daming Kristiyano, parang wasak ang buhay. Alam niyo ang problema? They don't have the word. Wala silang pinangahawakang salita ng Diyos. Madali silang ma-move. Madali silang maapektuhan. Madali silang umiyak. Madali silang mag-retaliate. They don't have this word. So ano ang nag-establish sa atin? The word of God. Kaya ang target ni Satan, ayaw niya na magbasa ka. So totoo lang, nakakaranas nito, numan TV, agay like kabalag na mata to. Numambasa, naniningkit na. Sino ang aamin? Magsabi ng amin. Oh, syempre, may atake. Kinino ng bantay, iya, Korean novela, walbalik sumatak. Numambasa ka la, naging inchika ka la. Manimang kitikit lay mata. May atake. Ayaw ni Satan na nakakakuha ka ng revelation. Bakit? Mag-iiba ka kapatid. Even yung boldness mo, even yung passion mo, yung araw mo, mai-enjoy mo if you have the word. At ayaw niya yun. Nakukuha natin, mayroong kang problema na kailangan mong masettle or hinahanapan mo ng solusyon, suddenly, na-approach mo ang word of God at ang daming distractions. Bakit? Dahil ayaw ni Satan na ma-discover mo ang solusyon. Kapatid, papayag ka ba na ma-distract? Papayag ka ba na mawala ang salita ng Diyos sa buhay mo? So, the responsibility is in your hands. Amen. Nasa kamay natin kung papayag tayo or not. Ako kasi lumaki ako mula nung naborn again ako, that was 1998 hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi nawala yung appetite ko sa Word of God. This is still my life. Huwag nating sabihin habang nag-grow ka, mas lalong hindi ka nasasarapan sa salita ng Diyos. Even si David, sabi niya sa Psalm 119 verse 103, the Word of God is sweeter than honey. Praise God! Kung kailan ka nagtatagal, mas lalo mong nai-enjoy ang meditation mo ng salita ng Diyos. Amen. Or else, hinahayaan mo lang na mawala. At ang pagkain ng salita ng Diyos ay hindi lang once a week. Pakisabi, hindi lang once a week. Or else, it will make your spirit weak. Hello? It must be every day. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of the Father, from the mouth of God. So, kung paano pinapahalagan tong katawan na to, mas lalo ang ating espiritu. Amen! Tuloy natin, this is now the truth. Satan doesn't want the word taking root in your heart. Ito talaga yung ayaw niyang mangyari. Ayaw niya na mag-root, magkaroon ng ugat. Dahil pag nag-ugat na ang salita ng Diyos, pwede na itong kagaya ng halaman, pwede na itong tumubo, at pwede nang mamunga. And producing all kinds of good fruit in your life. Ayaw niya na mag-produce ng good fruit ang Word of God in your life. Bakit? He knows, look at this, Satan knows that before he can steal your health, your joy, your peace, and provisions, he has to steal the Word from you. Church, this is true. Satan cannot touch your joy. Satan cannot touch your peace. Satan cannot touch the provision given to you by God as long as you have the word. Amen. But when he has stolen the word, then he can touch that peace, that joy, provision, even your health. Kapatid, hindi kanya kayang galawin if you have a word. Amen! Tanong, bakit may mga Kristiyanong nagkakasakit? May mga inaalaw. Pero hindi humahantong sa kamatayan. God allows trials. Bakit? He knows that all things work together for our own good.
for those who love God. Alam ng Lord, kagaya ng nangyari kay Job, napakagandang illustration dito, nalaw ng Lord na magkaroon siya ng trials para madoble yung kanyang blessings. Amen! Ang tingnan natin yung ending, hindi lang yung beginning. Hindi lang yung testing. Tignan natin yung blessing. Praise God. He allows trials for you to be blessed more than what you have right now. Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayong papayag. Take note, without the truth of God's word guiding your life. This is true. At nawa ma-enlighten tayo in these last days. Ito talaga yung pinaka-armas natin sa buhay natin. Without God's word guiding us, Satan can make you believe his lies. Dito expert si Satan. Expert siya sa kasinungalingan. At kung wala kang salita ng Diyos, maniniwala ka sa sinasabi ni Satan. He will make you believe his lies and rob you blind. Pag sinabing rob you blind, it is an idiomatic expression. Pag sinabi nating rob you blind, he will rob you completely. Huhubadan ka niya hanggang sa mawala lahat sa'yo. Ganun ba ang plano ng Lord? Jesus came to give us abundant life. Hindi para tayo mawalan, kundi para makaranas ng abundance. Amen! Church, wala ang salita ng Diyos na nag-guide sa atin. Maniniwala tayo kay Satan na nakakatakot ang COVID-19, na ang dami nang naapektuhang economy at maghihirap ka kapag hindi ka nag... Maraming ganun eh. Pag hindi ka nag-ingat, mahahawaan ka kapag ganito. These are timely na deception ng kaaway. Dito siya magaling! Praise God for always guiding us through His instructions. Minsan ang usap ang Lord kay Sister Maricar sa Don't Watch. Sabi ko nga, hindi ako particular sa sinasabi ng tao. At ang Diyos na ang nangusap kay Sister Maricar na marami daw ang hindi naniniwala sa akin bilang lingkod ng Lord. At hindi ako nagpa-apekto doon. Hindi ako nagpa-apekto, maniwala sila or not. Okay lang, I know who I am. Amen? At nangusap ang Lord kasi during that time, gumagawa din ako ng aking ituturo. That was last Sunday. Dinig na dinig ko yung pagtatangs ni Sir Maricar na talagang iba. Ramdam ko ang presence ng Lord habang gumagawa ako ng turo. So, hindi ko alam na mayroon palang interpretation din na binigay ang Lord after that tongues. Sabi ng Lord, marami daw ang hindi naniniwala sa akin bilang propeta ng Lord dahil na-receive ko rin sa Lord. One time, nabanggit ko na ito sa JOL family that sabi ng Lord, tell my people to listen to you. Sabi ng Lord, dahil ipinasabi ng Lord, kaya ginawa ko. Pero kung hindi sinabi ng Lord na sabihin ko, hindi ko gagawin yon. Sabi ko nga, hindi ako particular sa sabihin ng tao. Basta particular ako sa sasabihin ng Lord. Nakukuha natin? So sabi ng Lord, tell my people to listen to you because in these last days, I will use you as my prophet to give warnings. Yun yung na-receive ko sa Lord. So, binigyan ako ng mga word ng Lord. Isa na yung Psalm 45 verse 1. Hello, your tongue is a pen of a ready writer, sabi ng Lord. So, noong sinabi ng Lord yun kay Sister Maricar, marami daw ang hindi naniniwala sa akin na yung mga nare-receive ko ay galing talaga sa Lord. Church, maniwala man kayo o hindi, 2020 na-receive ko na na ang COVID-19 ay manipulation at deception. At alam kong marami ang hindi naniniwala. Hindi ko na problema yun. Amen. Kaya noong na-receive ko yun, kauumpisa pala ng lockdown, hindi na ako natakot. Yun ang advantage. If you have the word, you will not be motivated by fear anymore. You have God's word. Amen! Revelation yun ng Lord. Kaya kahit saan kami pumunta, hindi ako takot! Why? Dahil si Lord mismo ang nagsabi that COVID-19 is a deception, it is a manipulation. Paniwalaan man nila ako or not, it's no longer my problem, but I believe God.
at pinroob ng Lord nung nakapasok kami sa isolation room. Nandoon kami sa isolation room, hindi ako nag-face mask. Hindi ako naka-PPE. Sabi nila, nakakatakot. Mahahawa ka agad. 6 meters na ba? Yung kinakain ni Pastor, kinakain ko. Yung iniinom niya, iniinom ko. At sinabi ng Lord na hindi COVID-19 ang sakit ni Pastor, kundi pneumonia. Praise God. Naririnig ko ang tinig niya. Amen. Yun ang advantage. If you have God's Word, sa Bible or spoken Word of God, revelation of God, you know where you are going. Amen. Alam mo, hindi ka matitwist ng kaaway sa kanyang mga kasinungalingan. Kayo nung nag-mission kami, doon sa Golden Success, yung mga naka-isolate doon, sabi ng mga nag-caretaker, hindi kami pwedeng lumapit. Kasi hindi ka, siguro takot din sila na mag-distribute ng Bible at water. Sabi ko sa kanila, kami ang gagawa. Why? We know the truth. Amen. Kung hindi mo alam ang truth, matatakot ka. Maniniwala ka sa kasinungalingan nila. Kaya maraming Kristiyano takot. Maraming Kristiyano masyadong nagpapaniwala sa manipulation ng mundo. Why? They don't have the word. And even the revelation knowledge coming from God. So, it's no longer my job to convince people to believe me as long as I know that my heart is true to God. Nakukuha natin? So, hindi ko talaga tinrabahong kumbinsihin ang tao. It's not my job. It's not my job and I am not affected. Amen! Nakukuha natin? So, our proposition is the Word of God causes us to reap a harvest. Praise God! Ito ang purpose ng Word of God. As it is given to us to food satisfy us with good things. Pakisabi, good things. Saan galing ang good things? Even in James 1:17, every good and perfect gift comes from above. Galing sa Lord lahat ng good things. Yun ang gusto niyang iparana sa kanyang mga anak. So, ano ang proposed action na dapat kakitaan sa mga Kristiyano? We need to hold on to His Word. No matter what. Pakisabi, no matter what. Kahit anong mangyari. Hallelujah. Huwag isuko ang salita. Maraming tao, madali nilang, unang-una nilang sinusuko ay ang salita ng Diyos. Alam nila that by Jesus' stripes, they are healed. Pero habang lumalala yung sakit nila, una nilang sinusuko yung 1 Peter 2:24. Aliwantua mo. Hello? Baliktad. Yun ang huwag mong isusuko. Hold on. Kapit lang. Panghawakan ang salita ng Diyos. No matter what. That is why I love the principle in Psalm 119 verse 112. Paulit-ulit ko nang binimension ito. Sa CEV, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. Talagang naging prinsipyo ko na ito. I will obey your word no matter what. Hallelujah. So, panghawakan ang salita ng Diyos. Dahil, ulitin ko po, marami ang pwedeng idulot kapag mayroong marami tayong baon na salita ng Diyos. Questions, what happens when we hold on to God's word? Anong mangyayari? Kapag tayo ay kumawak, kumapit sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari, Church, tayo ang may responsibility nito. Hindi ito responsibility ng pastor. Hindi ito responsibility ng iyong mentor. This is each and everyone's responsibility. Kumawak ka, kapatid. Hindi pwedeng lagi kang aasa sa tao. Hello? In the last days, we must learn how to be independent with people and dependent to God. Amen. Yan yung tinatawag nating spiritually ready. Hello? Lagi namin sinasabi ito sa mga anak namin. Hindi habang buhay, aasa kayo sa amin. Tinitrain namin sila. Tinitrain namin sila, magpasa kayo, mag-worship kayo, mag-meditate kayo. Dahil hindi habang buhay, aasa kayo sa magulang mo. This is true. Hindi habang buhay, aasa tayo sa ibang tao. So we need to hold on to His promises.
hold on to His word dahil mayroong tinatawag na assurance. The assurance of God's word. Pakisabi assurance. May kasiguraduhan. Hindi lang tiyambahan. Hello? Kung may salita ng Diyos ka, kapatid, hindi lang tiyamba na na-bless ka. Siguradong bless ka. Amen! Huwag mong sabihin, tiyambalabat ka ton, gimbalingak. Tiyambalabat ka ton, wale kwartak natan, atiyamba anak, aswertean. No! Hindi ganun, magpala ang Lord. Ang Lord nananadya. Amen! Sinasadya niyang i-bless ka. Lalo na kapag pinapahalagahan mo ang kanyang salita. Una, in Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. A very familiar verse, but very, alam na alam ito ng maraming Kristiyano, pero oftentimes ito ay ignored. Kasi yung day and night pa lang, parang ang hirap na. Hello? Meditate the word of God day and night. Yung night pa lang, pastora, ang hirap na, day pa. Yung once a week, nahirapan na ako eh, everyday pa. Tapos twice pa, day and night. Alam niyo yung word na day and night? Ibig sabihin yan, it is unceasing. Day and night. Dapat hindi nawawala ang salita ng Diyos kahit naglalaba ka. You meditate the word of God, nagluluto ka, you meditate the word of God, nasa biyahe ka, you meditate on the word of God, you are thinking on the word of God every time. Amen. Alam nyo, isa sa busy na organ ng tao ay ang mind, ang brain. Amen. One of the busiest organ in our body is our brain. Na kahit naglalaba ka, gumagalaw yung kamay mo, gumagalaw din to. So, kung busy ito, abay, lagyan mo or gawin, tulungan mo siya na tumrabaho in line sa kalooban ng Lord. Amen! Lagi yang nag-iisip, lagi yang nag-i-imagine, lagi yang kung ano-anong mga pinag-iisip niyang mga bagay-bagay. Abay, dituruan mo mag-isip ng salita ng Diyos. Amen! You have the control. Kamong sabihin, nang isip niya bukur eh. Abay, lahat ano mo na-control. You have the control. Pakisabi, I have the control. You can control your mind. You can control what you are meditating day and night. Hello? Ngayon, ang daming distractions sa totoo lang. Ang daming distractions. Sana yung gadget. Sana ang mga messenger, Facebook. Supposed to be nagagamit ang mga yan to win people para maipangalanda ka ng salita ng Diyos. Pero anong nangyayari? Doon nauubos ang oras. Talagang nananadya ako na huwag nang masyadong maglaan ng oras sa Facebook at Messenger. Praise God, wala na rin ako sa DepEd. Wala akong obligation na laging tingnan ang Messenger ko. Kasi nung nasa DepEd ako, talagang I'm ang obligation ng teacher dahil yun ang setup na. Kailangan mong tingnan palagi yung Messenger mo kasi may mga nagtatanong na parents, mayroong Google Meet, mamaya may announcement ang principal nyo sa group chat. This time, praise God, I am no longer responsible na tingnan palagi ang aking Messenger dahil mga kaibigan lang, mga ganun-ganon, yung aking chinichat. Madalas ang ginagamit ko sa Messenger ko is to share the Word of God. Lalo na yung mga naipag-pray ko na, praise God, may isang naipag-pray ang inyong lingkod na Teacher San Carlos. Dati 60% yung kanyang oxygen. Last week, nakalabas na sa hospital. Praise God. Ilang beses ko siyang pinag-pray at requested by her. Kayo uli, pag-pray niyo ako. Sige. Ano saan? Bakit? Ganun nila ino-honor ang prayer. So, pagbigyan, ibigay. Buti na lang honor nila ang kapatyarihan ng katalangin, lalo na tingkod ng... So, dahil request nila yon, lagi ko silang pinag-pray. And last, no... Last time na pinag-pray ko sila, nag-reveal ang Lord sa akin. Grabe ano? Alam niyo kung ano ang kailangan nila, ang ni-reveal ng Lord sa akin na sinabi ko sa kanila that time. Sabi ko, Ma'am, sabi ng Lord sa akin, madalas kayong mag-isip ng negative.
Nagpapa-pray sila pero yung isip nila contradict sa content ng prayer. Nakuha natin? Kaya pala ganun tumagal yung kanilang pananatili sa hospital. Sabi ng Lord, ma'am, yung gusto nyong mangyari ay kaliwas sa iniisip nyo. Ma'am, binigay ko ang Philippians 4:8. Ito lang ang iisipin nyo. Ito lang imi-meditate nyo. Word of God pa rin. Amen. Praise God, nakalabas na sila. Why? Assurance yun. Dahil may instructions ang Lord, si Lord responsible na i-manifest yung kanyang pangako. Amen. If you have the word, you have the assurance. After that, hindi ko na sila finalo up. Bakit? Ayokong ako yung sabihin nilang, may mga taong ganun eh, kasi yung pag-pray to, no, ang Diyos ang nagpagaling. Amen. Hindi mo kailangan ng recognition ng tao. Hindi ko na sila finalo up para ang ma-recognize nilang nagpagaling, hindi tao, kundi ang Diyos. Amen. Praise God. Number one is, the Word of God, if it is meditated, it is being acted, papahalagan, it will lead to good success and prosperity. Church, there is success. Good success. Hindi lahat ng success ay good. Saan natin, or paano natin masasabi ng success ay good? If it is in line to the will of God. Hello? So, last October 1, nabanggit ko na rin ito last Sunday. Nag-resign na ako sa aking trabaho bilang teacher. Sabi ko nga, wala na ako sa DepEd. At last night, or kaninang madaling araw, mayroong pumapasok sa isip ko na ayokong i-entertain, kaya nag-pray ako sa Lord. Ito yung naging prayer ko sa Lord. Sabi ko, Lord, help me realize that when I choose you, I choose the best. Amen? Dahil sumunod ako sa Lord, give up ko yung aking secular job. Ang laki din ng sweldo ko, teacher 3 ako eh. At wala naman ako, hindi naman ako pala-loan na teacher. Kaya sa mga iba, maliit siguro yung net. Kaya parang ano, hindi nila nai-enjoy yung salary. Ako malaki ang net ko kasi hindi ako talaga pala-loan. So, at na-settle ko agad yung obligations ko kasi nga, kung marami kang loans, hindi mo masisettle. Nakukuha natin. So, umalis ako sa aking trabaho and mayroong agam-agam na alam ko galing sa kaaway na parang gusto niyang i-entertain ko yung thought na sayang yung sweldo mo, ganyan-ganyan. Sayang din since work from home naman, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, if I have the word of God, my only option is to obey. Pag nagbigay si Lord ng instructions, obey. Obedience lang ang isang option ko. Wala nang ibang options. Hindi na ako nagtatanong kung kanino. Nung sinabi ko kay Pastor, at nag-agree si Pastor, he is my authority, hindi ko natatanongin sa iba. Or hindi na ako hahanap ng mga ibang ano. God is enough. At kung nag-agree ang aking asawa, mas lalo. Diba? Nakuha natin. So, may tugon ang Lord. Alam niyo kung anong tinugon ng Lord? Sabi ng Lord sa akin, stop poverty mentality. Grabe, kapag ang Lord ang nag-review, napaka-smooth. Sabi, this Lord, stop poverty mentality, sabi ng Lord. Kasi poverty mentality yun, yung manghihinayang ka, at parang dahil wala ka ng trabaho, hindi ka na ganun magbigay, dahil wala ka ng trabaho, affected na ibang types of offerings mo. Sabi ng Lord, stop poverty mentality. Alam niyang in-assure ng Lord, I am your source now, sabi ng Lord sa akin, and your source now is better than before. Amen! Tapos nag-pray kami ni Pastor. Habang umiyak ako, pagi ka-pray tayo. Content ng prayer ko, Lord, salamat. We have a better source now at walang corruption sa source ko. Amen. Amen! Hindi ba sa DepEd? Baka mambabantay si Brion. So, tuloy natin, 3 John verse 2. Isa lang kasi ang chapter ng 3 John, kaya 3 John verse 2. Ano yung pangarap ng Lord sa atin? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Hello? So, kalooban ng Lord na mag-prosper tayo. Saan? In health. In all things. Pakisabi, all things! Praise God! Hindi lang spiritual blessings.
Hindi lang spiritual prosperity, even financial prosperity ay kalooban ng Lord. Amen! Sabi ko nga biglang sa aking heart, mararanasan kong mag-tithes ng pinakamalaki dahil ang source ko ang pinakamayaman. Amen! Praise God! Yung pinakamalaking tithes ko nung nasa debt and ako, sinabi ng Lord sa akin to, darating yung araw na mayroong mas malaking tithes na ibibigay ko sa Lord dahil mas mayaman yung source ko ngayon kaysa noon. Amen! And I believe that. Naniniwala ako. Kahit yung circumstances parang taliwas pa, that is faith. We walk by faith and not by sight. Amen? At hindi ako, yun naman eh, decision lang yun. Hindi ka dapat nagpapa-apekto ng nakikita mo if you have to work. Amen? So, this is God's will for us to prosper in all things, even in our soul, in our mind, will, and emotion. Number two, the assurance ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nating panghawakan? In John 15:8, sabi niya, in the Passion Translation, when your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. Mature disciples. Sabi niya, pakisabi, mature disciples. Sino daw yung mga nakaka-glorify sa Lord? Yung mga namumunga at tinatawag na mature disciples. So, in voice translation, your abundant growth and your faithfulness kanina, your abundant fruit. Ngayon naman, your abundant growth and your faithfulness as my followers will bring glory to the Father. So, ito yung assurance ng salita ng Diyos. It leads us towards fruitfulness and faithfulness. Amen. At ito daw ay nakaka-glorify sa Ama. When there is fruitfulness, kapatid, natutuwa ang Diyos sa kanyang mga anak na may bunga. Hello? Fruitful and faithful children of God or people of God. Gusto mo talagang i-please ang Lord? Mamunga ka. Etong bunga na to, ang tinutukoy niya, character of Jesus, the word of Jesus and the works of Jesus. Dapat nagre-reflect ang character ng Lord. Yan ay bunga. Nagre-reflect ang Galatians 5:22, yung mga fruit of the Spirit, love, joy, peace, self-control, faith, meekness, long-sufferings, church. Nagre-reflect dapat ang mga yan dahil anak tayo ng Lord. Alam niyo ba na kung ikaw ay fruitful, this is true, yung mga fruitful, sila yung faithful. Amen! Matik yun. Yung mga nakakakitaan ng character ng Lord, they are faithful. At alam nyo ba, nabanggit ko kanina, when we talk about fruit, bukod sa fruit of the Spirit, bukod sa character na nakikita sa atin, isa yung mga works ang ginawa ng ating Panginoon na ipinagpapatuloy natin. Ang inaasahan ng Lord sa kanyang mga anak is to do the Great Commission. Mamunga tayo. Alam niyo yung tinatawag nating Timoteo natin? Have you heard that? Dapat may Timoteo ka. Si Pablo, bago siya mamatay, nag-mentor siya ng papalit sa kanya. At ang tawag niya natin sa mga mini-mentor natin, mga kaluluwa na nawiwin natin ay mga Timothy natin. Amen. Do you have Timothys in life? Mayroon ka na bang nawiwin? Mayroon ka na bang nasiran na nagpatuloy? Mayroon ka na bang kaluluwa na nadala sa Lord? Yan ay bunga. Hello? Dahil ang Diyos mismo nagagalak kapag mayroong newly convert Christian. Natutuwa ang Lord. Ang daming tao o ano-ano pinagsishare sa buhay. Hindi man lang ma-share ang salita ng Diyos. Alam niyo, this is my aim in life. Lord, gusto ko magawa yung purpose ko. And one of our purposes is to win more souls. There was a time na mayroon akong, naalala niyo yung minsang na banggit kong testimony ko na mayroon pa, may naipag-pray ang inyong lingkod na
kaibigan ng ating kapatiran at yung nanay niya is parang napoposess. Nakalabas na sila sa hospital at magaling na sila. At ang na-receive ko sa Lord last week na naantay ko lang ang timing ng Lord ay i-win si or i-mentor sila. So, taga-Malasiki daw sila eh. Tinanong ko yung kapatiran natin na nakakakilala sa kanila. Sabi ko, Lord, if this is my purpose, then let it be. Let it be. Kung hindi man, face-to-face silang ma-mentor, may virtual. Kukuha natin. May paraan. Pakisabi, may paraan. Humihingi pa ako ng next instructions from God. Ganun lang tayo, Lord, what's the next? Dahil na-receive ko yon, anong susunod, Lord, na step ko? Hello? Dahil yun ang gusto ng Lord na mumunga tayo. Tayong papayag na tayo lang ang save. Win more souls. Yung kaibigan mo na alam niyang born again ka, nasisiran mo ba siya? Na ibabahagi mo ba si Kristo sa kanya? Papayag ka ba na best friend mo pupunta sa impyerno? Ako hindi. Forever siyang magdudusa doon. Relatives mo pupunta ng impyerno. Magulang mo pupunta ng impyerno. Ako hindi ko kaya yun. Yung isipin ko lang na gano'n, grabe. Kaya may mga virtual Bible studies kami sa mga relatives namin. Why? This is our purpose. To become fruitful. Hindi lang fruitful sa blessings, hindi lang fruitful sa other areas, even sa souls. I encourage you everyone, bago man lang dumating ang Lord, may mga kakilala kayo na nagtatanong, it's your opportunity to insert the Word of God in your conversation. Amen. Do that. Dahil lahat tayo kaharap sa Lord, accountable tayo dyan. Minsan napag-usapan nyo na lahat ng topic, di mo man lang naisingit sa Kristo. Hello, this is now the challenge. Take it. Dahil hindi tayo i-judge ng Lord na, oh, J-O-L ka, loob ka lata, J-O-L ka. Hindi ganun. Individual. Amen! We will be judged by God individually. Praise God. So, tingnan natin tong verse na to sa John 15:16, Amplified Classic Edition. You have not chosen me, sabi ng Lord, but I have chosen you and I have appointed you. I have planted you that you might go and bear fruit. Bakit ka pinili ng Lord to bear fruit? To show fruitfulness. And bear fruit and keep on bearing. That's faithfulness. Namumunga ka at nananatiling mabunga. Amen? And that your fruit may be lasting. Hindi nawawala. Amen? Maraming Kristiyano fruitful sa una. Nasaan na sila? Hindi sila naging faithful. Magkasama tong dalawang to. Kung fruitful ka, edi dapat faithful ka until the end. Hallelujah. So that whatever you ask, this is now the reward. If you are fruitful, if you are faithful, whatever you ask, it will be given to you. At diba ang sarap na may assurance every time lumalapit ka sa Lord. Ako may boldness akong lumapit sa Lord kasi alam ng Lord yung obedience ko sa Kanya. Lord, ko hindi mo ipinapamukha sa Lord, pero ganun, mag-pray si David. Sabi nga ni David, Lord, I am faithful to you and you can trust me. Praise God. Ang sarap na kaya mong i-utter yun sa Lord because you know what kind of heart you have. Amen. Pero kung alanganin ka, baka naman, meron pa tayong ginagawang hindi nalulugod ang Lord. Pabago tayo sa Lord. Amen. Dahil ang sarap nito, ang sarap ng John 15:16. Whatever you ask the Father in my name, sabi ni Jesus, as presenting Him that I am, He may give it to you. Ibibigay ng Lord. Bakit? Nakakitaan ka ng fruitfulness and faithfulness. Amen. Hallelujah. And let's go to number 3, the last one. Na assurance ng salita ng Diyos sa 2 Kings chapter 7 verses 1 and 2. Ito yung time na nagkaroon ng famine in the time of Elisha. So verse 1, then Elisha said, hear ye the word of the Lord, thus saith the Lord, tomorrow about this time
Shall a measure of fine flour be sold for a shekel and two measures of barley for a shekel in the gate of Samaria? So, may matinding famine, may matinding paggutom. Tapos biglang papasok, sasabihin ni Elisha, magkakaroon na ng pagkain. O, diba? Kung may mga tao talagang di maniniwala sa sinasabi ng Diyos kasi it looks impossible. Sa natural, talagang imposible. Eh, may taggutom eh. Ito yung sa chapter 6. Even mga anak nila, kinakain na nila sa sobrang taggutom. May senaryong ganun sa Bible. Hello? At dahil may taggutom, biglang may word of God na nagsasabing may provision, hindi maagad-agad naniwala ang mga tao. Verse 2, ito yung isa sa hindi naniwala. Then a lord on whose hand the king leaned answered the man of God. Ito yung sinabi niya kay Elisha and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? O kung mangyayari lang ito kung pagbubuksan lang ng Lord ang windows of heaven. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala. Another way of saying that, agakmani siya! Maliban lukasan ng Lord sa bintana, natawon! Anong sabi ni Elisha sa kanya? Behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Nanangnang mo, pero mo natikman. Hello? Ito yung mga nangyayari sa mga Kristiyanong hindi naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Praise God. Naniniwala mga J-O-L sa kayang gawin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Prophet ang ginamit dito. Hindi naman sinabi na, hindi naman biglang kumulog. Oh, hindi si Lord ang nagsalita. Prophet. Hello? At anong nangyari? Kung babasahin niyo yung story na yan, hindi nga natikman ang taong ito na nag-doubt. Anong nang to, pero ang tuara na sa akin. Nawa, hindi ganun ang nangyari. Nowadays, ang Lord mayroon siyang ipaparanas the greater weight of glory. The pouring out of His greater weight or the pouring out of the greater weight of God's glory. At kung ako tatanungin niyo, I don't wanna miss it. Amen! Ayaw kong ma-miss it. Yung iba, na hindi naniniwala nang nangandalabat pero hindi nila matitikman. They will see it but they will not taste it. Saan tayo doon? Dapat makikita at matitikman natin ang goodness ng Lord. Amen? Ito yung pangatlo, the Word of God leads to wonders and miracles. Praise God! Because the Word of God is powerful. Pakisabi, powerful. Hebrews 4:12, the Word of God is quick and powerful. At hindi nabanggit, hindi na ilagay yung verse na yan na hindi pala totoo. Alas na nating marinig to, the Word of God is quick and powerful. So whenever I am praying for people, laging yun ang nire-remind ko sa sarili ko, Lord, magde-declare ako ng word ninyo sa taong ito because your word is quick and powerful. Amen! Hindi yung content ng prayer mo, kundi yung word na nasa prayer mo. Amen! Kaya kung magpipray tayo, even sa ating sarili, pray the word of God. Because the word of God is quick and powerful. Huwag na tayong magpray na walang content na word of God. Maraming taong ganun. Lord, kung talaga gawin ko, hindi na wala amin na paraan. Nasawa na lang. Kanto'y word di manay. Hello, ang daming complaints. Puro iyak. Lord, you're setting your word. Ito yung mga Kristiyanong matatapang. Bakit? We have the word. And the word is powerful. And the word will bring wonders and miracles in your life and even in the life of others. This is true. Nangako ang Lord minsan sa first service, minsan sabi ng Lord, magkakaroon ng increase manifestations of God's wonders and miracles in these last days through our lives. Amen. So, sa mga naniniwala, they will experience it. Paano mo makikitang naniniwala ang tao? Edi maglilay hands siya
paano magkakaroon ng miracle nun walay anang nang mon umpapatiyak ka na yun mo manggigiw-giw ka. Makaaman laman sa miracles. Amen! Amen! Mag-pray mo! Lord, sinabi nyo, look at this verse. Para maniwala tayo, Mark 16, 17 to 18. Ito ang sinabi ng Lord na assurance na kapag nag-lay hands ka, kakalin. Pag may inaalihan ng demonyo, layas. Sabi niya, and these signs, pakisabi signs, these are wonders and miracles. These signs shall follow them that believe. Kanino daw? Sa mga pastors lang ba? Pakisabi that believe. Ito daw yung mararanasan ng mga naniniwala. In my name, sabi ng ating Panginoong Jesus, they shall cast out devils. Use the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nalilisik yung mata niya. Abay, tingnan mo rin, malilisik din yung mata mo. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita, ikaw, espiritu na nagpo-possess sa taong ito, leave this body in Jesus' name. Amen! Church, paano magmamanifest? Hindi natin alam ang ating authority. Kung hindi natin alam ang word. Mas antakot tayo nang sa may demonyo dapat so antakot at sika tayo. Amen! Aliwan sika so antakot. Ha? Manggigiw-giw lang may Kristiyano. Sister Galata, walay inaalihan ng demonyo. Diyan lang, ipag-prayad abo. Ipag-pray mo ba abo? Paano na palayas? Siya ito naririgil. Diyan lang, manluhod ang ladya, manprayak ladya, manfasting ang ladya. Hamala ba awit? Ako po. Hello, huwag matakot. Dahil, pinangako ni Lord, in these last days, magkakaroon ng increased manifestations of signs and wonders and miracles. It's time to act. Amen! It's time to act. Mayroon kang, wali ka na yun, yun naman sasakit. Ilihans mo. Tingnan nyo, tuloy ko lang tong verse na to. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. Oh, grabe. Kahit yung ahas, hawakan mo lang ganyan. Diba? Huwag matakot sa ahas. Amen! Kahit tuklawin ka yan, if you know the word of God, walang epekto yung poison ng ahas sa'yo. O mo, huwag mong sadyain. Huwag mong sadyain pakiusap. Hindi ko pa. Talagang, thy kingdom come. We will see God. Huwag ganun, di ba? Hello? Ako, nakapatay na ako ng ahas eh. Kasama ko si Pastor. Masibusibag si Pastor. Yung believer to ang tanay. Basta, alam niyo na yung kwento. Tuloy ko lang, if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Mga, naranasan ko to sa San Carlos. Mayroon kami pinuntahan po siya. Mga co-teachers ko, kasi nagturo ako doon ng 7 years. Mga co-teachers ko, umuwi sila, nag-LBM sila lahat. Ako lang ang hindi. Pareho lang naman kami ng kinain. Hello? Alam niyo yon? Yung makakain mo, na nakain din nila, pero hindi umepekto sa'yo yung alam mong hindi nakatulong sa katawan. Church, pangako ni Lord ito. At ito pang pangako ng Lord, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Amen! This is God's promise and it will happen. Huwag matakot, lay hands on the sick. Pray, tawagan sila! And i-claim ang pangako ng Lord. So what to do? Madali lang ito. Sa Mark 4:20 ng The Voice, ito yung verse na binasa natin kanina at verse 20 yung last verse. Tignan natin sa The Voice translation. But those last seeds, those sown into good soil, those people hear the word, accept it, meditate on it, act on it, and bear fruit, a crop 30, 60, and 100 times larger than the farmer dropped to earth. So, anong gagawin? Based on that verse, what to do? Apat lang, nandyan sa verse na yan. Hear the word, accept the word, meditate on the word, and act on the word. Amen! Do not just hear or listen to the word. Do what it says. Do what it says. Or, we are only deceiving ourselves.
maraming Kristiyanong binideceive nila ang kanilang sarili. Kasi tagapakinig lang sila, pero hindi sila tagagawa. Ayaw na ayaw nating maloko ng ibang tao. Tama? Pero niloloko daw natin ang ating sarili kapag nakikinig lang tayo at di natin ginagawa. We are only deceiving ourselves. Hindi na ibang tao ang nagbideceive. Ikaw na mismo. Do what God says or what the Word of God says you or tell you to do. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Hear, accept, meditate, and act on the Word of God. What is now the result? You will bear fruit. Nasa verse din kanina, sa verse 20. Anong klaseng harvest? 30, 60. Grabe ang Lord, ano? Ganito ang harvest kapag tayo ay nagtanim. Based on, bakit may 30, bakit may 60, bakit may 100? Based on your faith. Amen. Nasa laki ng faith nyo. Kung ang faith nyo hanggang 30 lang, bakit yung iba walang harvest? Kasi ang faith nila, zero lang. Hello? Hindi talaga tumubo ang salita ng Diyos. Pero kapag tumubo ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, talagang nag-ugat, namunga, ito yung mga options. 30, 60, 100. Walang 10 dyan. So, lugi ba na bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos? No. Hindi kalugihan na mabigyan ng panahon ang salita ng Diyos. So, sabi niya, larger than the farmer dropped to earth. Praise God. Kinumpare sa isang farmer, mas matindi pa daw yung ating pag-aani. Our conclusion, let's see this verse, Hebrews 10, 23, sa Amplified. Let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess of our acknowledgement of it. For he who promised is reliable or sure and faithful to his word. Amen! Andiyan yung word na hold fast. Hold fast, hold on to the word of God. Dahil ang Diyos na nangako ay reliable. He is faithful, he is reliable to his promises. Hindi po sinungaling ang Diyos. Amen? Enough na yon. Alam nyo, sapat na para sa akin, sapat na yon na malaman ko na hindi sinungaling ang nangako sa akin. Amen. Maraming tao, kapag tao ang nangako sa kanila, agay libilib ka. Masyadong grabe yung bilib nila pag tao ang nagsabi sa kanila. Pero pag ang Diyos, hindi sila naniniwala. Church, baliktarin natin. Ang tao, may mga pangako yan na napapako. But never ang Lord. Amen. Lahat ng pangako ng Lord, totoo. Isa sa sinabi ng Lord, our conclusion, in Isaiah 55:11, sabi niya dyan sa Amplified Classic, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void. The word of God will not return unto God void. Ano ibig sabihin yan? Without producing any effect or useless. Kapag mayroon kang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi yan mag-produce. Hindi pwedeng useless yan dahil hindi ganun ang salita ng Diyos. Hindi iyon ang pagkakadisenyo ng salita ng Diyos. Ano daw? It shall accomplish that which I please and purpose and it shall prosper. Pakisabi, prosper in the thing which I sent it. Ang Lord ang tatrabaho. Amen. Amen po. Hold on to the word of God. Maya tayong lahat. And in these last days, isa sa assurance na ibinibigay ng Lord sa atin for us to endure until the end is to have the Word of God. Nasaan na tayo? May bunga na ba tayo? Mayroon ka bang pinanghawakan na salita ng Diyos? I don't know what you are experiencing right now. Di ko alam kung iba sa atin may matinding pinagdadaanan. Kapatid, binigyan ka ng Lord ng armas na pwede mong panghawakan sa anumang situation na kinakaharap mo ngayon. Ang tanong, do you have a word? Do you really value God's word in your life?
Nagbibigay ka ba talaga ng panahon sa kanyang salita? Huwag natin gawing excuse yung busy tayo. Never na ginawa ng Lord na excuse na busy siya. If there's a will, there's a way. If you have your Bible with you, I want you to take it. Kunin ang Biblia, yakapin. It is a gesture that you give value to God's Word. Ulitin ko po, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God and His Word are one. Do you really value His Word? Church, ang tatagal in these last days ay ang mga naipundasyon sa salita ng Diyos. Habang yakap mo ang iyong Biblia, pwede ba mag-commit ka ngayon sa Lord? Nabibigyan mo ng value, bibigyan mo ng oras ang kanyang salita more than anything else. Kung maglahalaan ka ng panahon, magsasakripisyo ka at i-enjoy mo ang pagbabasa ng kanyang salita. Come on, talk to God right now. Make it your commitment, Lord. I love your word. Pwede ba kung mayroon kang kailangang ihingi ng tawad sa Lord sa mga pagkakataon na binabaliwala mo ang kanyang salita? Come on, ask forgiveness from God. Ask forgiveness. He is faithful and just to forgive us when we confess our sins. Lord, patawarin kami sa mga pagkakataon na nababaliwala namin ang inyong salita. Kayo ang nakakaalam sa bawat puso ng naririto, Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong kapatawaran, O God. Kapatid, sa oras na ito, make a firm commitment. Sabihin mo sa Lord at humingi ka ng grace ng Lord na magawa mo ito. Huwag matakot. Huwag matakot. Dahil ang grasya ng Lord ay laging napakayaman para magawa mo ang kanyang kalooban. Lord, I need your grace. Come on. Just tell God, Lord, I need your grace. That ability, that enablement, oh God, para magawa ko ang kalooban niyo. Lord, I pray. Lord, this is my prayer sa JOL people. Kung paano niyo kami tinuruan na pahalaga ng salita ng Diyos. Turuan din po ang iyong mga anak, O God. Kung paano ang inyong lingkod ay laging nauuhaw sa inyong salita. Lord, I pray maranasan ang bawat anak po ninyo sa JOL, O God. Lord, na hindi kami mabubuhay kung walang inyong salita. This is our life, O God. This is our treasure, my Lord. Salamat for making us realize that your word is all we need in this life, O God. To have your word is to have more than enough in this life, my Lord. Salamat po, salamat, Lord. Nakita po ninyo, narinig po ninyo ang inutter na commitment ng inyong mga anak. Salamat sa inyong grace para magawan po namin ito, Panginoon. Salamat sa inyong grasya, Lord God, upang mas lalo pa kaming lumalim sa inyong salita. Lord, anuman ang pwede pang mangyari sa mundo, no one can move us. We have your word, my Lord. We have your word. We have the weapon, Lord God. The assurance, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kayo, Diyos, ang nagsabi that your word is quick and powerful, O God. Salamat sa inyong salita, Panginoon. And thank you for the assurance, Lord God. We will hold on to your word no matter what. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ng hindi bumibitaw sa inyong salita, Lord, they will endure until the end, O God. Salamat po. Kayo ang maitaas. Kayo lang ang maparangalan.
Thank you. Thank you, my God. In Jesus' mighty name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo.